guys, nandito tayo sa Las Piñas part ng LRT1 Line 6 papuntang Cavite. Ayan, malapit na matapos. Kikita nyo yan. So, ang SM Sukat nandun banda. Ano po expected, ano, expected time na matapos? Kailan expected time na matapos? Itong ano sir, itong December, nakikita na yung ano, hanggang dyan sa extension. Ah, talaga? Kaya ito, hanggang December to, pati dyan na dyan sa ano. Ito pala lulusot sa CAA? Sa Cavite yan sir. Hindi. Hindi ba dadaan ng Las Piñas yan? Dadaan? Ng Las Piñas po? Oo. Hanggang Bacoor? Bacoor. Okay. So, parang last month kasi isa pa lang yung nalagay dyan eh. Opo, opo. Ngayon, ayan na oh. Kasi pinatigas lang yung mga punta yan. Yan ang mga na yan sir, puro pato-pato na yan. Ah, laki ng equipment. Saan galing yung equipment na yan? Magkita ka na yan sir, pagkara na yan. Oh, saan galing yung equipment? Yan yung ginagamit na equipment. Galing France sir? Ah, France. Okay. France sa akin, hindi galing sa China. Alam mo naman yung mga tao. Diba? So, ayan na ang LRT1 Line 6 papuntang Cavite. Okay, salamat sir ha. So, nakikita niyo dito, ito yung vicinity ng LRT. Ang Villas Ipag nandoon. Nakikita nyo sa mga, alam nyo na, ang daming mga Pilipino na anti-China. So, itong ginagamit na equipment is from France. Malapit na, so makukunik na yung station. Ang next station kasi doon sa SM Sukat sa Building 2. Ayan. So, legacy ko ng Duterte administration sa ayaw at hindi ng mga iba. Alam mo na may mga sektor na ayaw kahit anong gawin ni Duterte na magandang pamamahala. Ayaw pa rin ng iba, pero this is going to be a legacy of the Duterte administration. Kita nyo yun? Yung comment na yan. Tuloy-tuloy sila kahit may pandemic. Sa panahon ng lockdown, hindi na natigil ang trabaho. Kikita nyo yan.